Morning, day 30. Bili mo tayong Catalina. Ang leather. Thank you. 300 pesos ang leather. Para sa generator saka sa motor. Ang presyo ng gasolina ngayon sa amin. Hello, good morning. Today is our day 30. So, day number 30. Nagpa-deliver ulit kami ng Coco Lumber. Kasi yung nakalaan, kala namin na kasya na. Yun pala kulang pa. Kasi may mga balcony pa, may tutukuran pa. Ilang piraso ulit yan? 50. 50 pieces na 2x2. So, gagawa pa rin sila ng mga formwards. Tapos ito yung bakal na 12mm. Ito yung ilalatag sa mismong slab o yung sa mismong flooring niya. Sa taas na ako eh. Nagsusukat na kami ng mga division yan. Sakto. Pero yung sinta niya dito? Oo, dito yung sinta. Oh, sakto. So yan, nagsusukat na kami ng mga division. Division to ng CR. Sama po pwesto yung sinta ng hollow block, yung laboratory, yung toilet bag. Bali dito yung laboratory. Okay, laboratory. Yung water closet o yung bowl, tapos yung shower room. Nag-layout na kami na magiging piping ng laboratory, ng toilet bowl, saka ng shower, yung wastewater, saka yung supply ng clean water. So doon tatapon lahat yun. Yung wastewater na. Tapos yung clean water naman, tubo lang naman ng ano yun, ng PPR na media. Hello po, nandito po kami kay Murat. Nasa hardware kami, hardware. Bumili kami ng ito, pinolic board. 3/4. Dari 3 piraso siya. Ito yung hardware nila, yung warehouse nila. So 3/4 siya. 4x8 feet. Presyo niya 720 isang piraso. So kung 3 siya, 2,160. Tara, balik tayo sa site. Ilang piraso lahat? 130. So 130 pieces daw to. 12mm. Saka ito, 10mm. So, binin nila yung dulo. Nandito na tayo sa taas. Itong sa balcony, kompleto na niya yung mga tie beam. Bakal ng tie beam. So, ngayon, nilalagay na nila yung slab. Yung pagpapatungan ng pinolik. So, ina-assemble na yung brace niya. Yung patungan ng pinolik board. Dito naman, nilalagay rin ni Aga yung pinolik. Yung pagsusuotan ng piping para sa solid waste o yung manggagaling sa toilet bowl. At the same time, sa wastewater din, nilalapat na nila yung mga piping. Nagamit sila ng mga elbow saka T. Kaya siya T, T-connect kasi parang letter T. Yan, luluwagan muna nila yung mga stirrup para maipasok yung mga piping. Para sa sanitary line. Hello mga kaibigan, nandito kami sa electrical supply. Dito sa Bolt On Electrical. Dito lang siya sa mismong baliwag. Tapat ng BB Mart. Tabi siya ng Meralco. So bibili lang kami ng mga electrical supply. Bibili kami ng tubo, junction box, electrical tape, saka elbow, 1/2 na PVC, junction box, saka konting utility box, then electrical tape. Ito yung 1/2 na pipe o tubo. So 20 pieces muna. Bumili rin kami nitong power outlet tugang, wala daw silang trigger eh. So dalawa muna. Kasi naghahanap kami ng kulay black talaga eh, yung matte black. Power switch, dalawa lang din muna. Tugtugang. Pansamantagal. Ang gamit lang na mabon. Yes. Hanap kasi kami yung matte black.
bolt-on electrical. Ito pa yung mga iba nilang produkto, mga LED light, Oppo, ito pang center light, emergency light, ito mga breaker yata ito, screw, ito pala mga pang circuit breaker, ito ibang watt. At meron siyang mga sub-meter din. Kung may apartment ka o mga paupahan, pwede malagay ng mga sub-meter. Meron din sila dito ng street light. Malalagay sa mga pa-pob light. Pwede sa ilaw, saka ng bumbilya. Dito lang to sa tapat ng BB Mart Baliwag. So, tabi rin siya ng Meralco. Ano yung Meralco? Yan, yan yung Meralco. Makabait ni Manong Enforcer. Shout out sa Baliwag Traffic. Ano pangalan mo, boss? Ano pangalan? Bilas. Bilasco. Maraming salamat, oh. Nutulungan niya kami. Delikado kasi, baka gumalaw eh. Mahulog o may tamaan. Maasahan talaga mga tiga BTMO. Hindi lang pang traffic. Pang servisyo publiko pa. Tigasamba kayo, kuya. Tilapayong po. Tilapayong. Ito, may mga kamag-anak sa Tilapayong. Tiga Tilapayong daw. Ano pa, ano ba merienda natin? Ano ba merienda? Ano po? Putong puti. Puto? At putong bilad. 7 up. May Pepsi. Meron kami 7 up saka Pepsi. Puto, binili namin ito kayo. Aling sita. Shoutout, Don Prads. Ayan ang aming merienda. Ayan ang merienda. Alam mo na. Ipado, ito na yung merienda namin. Makikita mo na ngayon. Kahapon, hindi mo nakakita. Shoutout daw kay Ninong sa kay Ninang namin. Ito daw yung merienda. Ay, shoutout nyo. Yung anak ni Kuya, ano, nanonood. Shoutout nyo na. Aling Sitang. Puto Kuchinta. Special. Pepsi, saka, ba ito, 7 Up. Ayun daw. Nandito na daw yung puto. Kulang na lang ng dinuguan. Talagang mahal na bilihan, ang liit na nung puto sa kutsinta. Dati nung kabataan namin eh, 4 times niya yung laki, ngayon eh, 1.4 times. Maliit kasi dati may malaki. Ah, yan balon. Na nga lang natira. Ah, yun eh, hindi ako na-inform eh. Na lang yung binili ko. Pasensya na po, ano pala ito, yung small lang. Small. Binaligtad na, malaki. Naglalatag na sila ng bakal. 10mm saka 12mm. Tara, lapitan natin. So, alternate siya. Ito yung 12. Ito yung 10. 12, 10, 12. So, pahalang siya. Mamaya pataas naman. Maglalagay din dito. Talisihan lang din. 10 saka 12. Si Tatay Bobet, nailatag niya yung kalahati ng pinolik. So, binubutasan niya yung pinolik. Ngayon, pagdadaanan ng pinaka-pipe niya. D4, para doon sa toilet bowl. So, ginagamitan niya ng pait. Una, binilugan niya muna. Gamit yung tubo. Ito, binilugan niya muna. Gamit yung tubo na ito. Inikutan. Tapos nakita ng lapis ang pilog na unti-unti niyang pinapait yung pinolik board. Tapos may nagugulo dito kung babae na ito naka-block. Kaya wag ka dyan, naglalatag sila dyan. Yan, tinutuklap na nung pait ni Tatay Bobet, unti-unti lang.
ito na may linya ng electrical, main line to. Pupunta doon sa panel box o panel board. 3/4 yung size ng pipe niya. Kasi aga. Na bumabatak ng ano, Bulkasil. Bulkasil ang napinilang pandikit para matibay daw. Kailangan lang malinis para hindi magbara. Pag nagbara, hindi makakalusot yung wire. Kung may makalusot man, baka magasgas yung wire, eh, mabalatan. So, ganyan lang, konting linis lang. Kailangan pulido. Ito, natakpan na nila yung CR ng pinolik. So, ito na lang ang hindi pa na tatakpan. Ito na lang. Pero matatakpan nila ngayon to. Nalatagan na nila ito ng pahalang. Yan, naglalatag naman sila ng pakros naman. Ganun pa rin ang gamit nila, salisihan. 12mm, 10mm, 12mm, 10mm. So, salisihan siya. Yan, magpo-position. Si James, siya yung tiga Batokal, Balibag. Tiga, ano tawag dyan, tiga tutok. Tapos si Foreman, saka si Ray. Sila yung nagtatali. Pagkatapos pa na doon, ibe-bend. No. Dito, ayun. No? Ayun na yun, nakabend yun. Ayun nga yun. So ayan, dito sa slab niya, simula beam, pupunta doon sa slab niya, nakabend siya. So, ang purpose niya para sa, yung ba ito, absorption ng ano, ng load. Para nakaplat. So, lalagyan din nila ng spacer yan, sa ilalim. Pag nakompleto na, para nakaangat siya. Para pag nagbuhos ng konkreto, nasa gitna itong mga rebar. Pakos naman. So, lalo nagiging masinsin yung mga bakal. Kaya sisiksikin nila yan. Susundutin nila yan pag nagbuhos na ng konkreto para pumasok yung mga mixture niya. Nag-aabang na sila ng piping. Pipe. Para doon sa pagdadaanan ng electrical. Yung pagbaba sa panel box. Then pocket ng linya naman sa second floor. Hindi ako familiar dyan eh. So, tanong-tanong lang tayo. Tapos binalutan nila ng electric tape yung dulo para walang pumasok na debris doon o yung nandumi. Kasi pag nagbuhos ng simento, may tendency na mapasukan siya ng konkreto, simento, buhangin, o ano man. Titigas siya, hindi makakapasok yung wiring ngayon. So precautionary, takpan mo yung butas ng tubo. Si tatay, nahanap niya kami. Nandito kami sa taas. Nandito kami sa taas. Pag dumarapo kami dyan, nandito kami. So, yan yung latag niya. Pag nag-cross na, masinsin yung mga bakal. Mag-asa sa bakal, pero matibay daw to. Eh, garan siyang matibay talaga kasi dikit-dikit halos eh. Konti lang yung pagitan niya. Ano yan? Pang malakasan to. So, yan po. Sa pagtatapos po ng day number 30. So, overtime po sila ng 1 hour uli ngayon. So, tingnan po natin kung ano yung mga nagawa nila. And dito tayo sa harapan. Naglalatag na sila ng bakal para sa magiging slab. Tapos yung mga junction box, abang sa electrical, pinatapat na niya. Pero hindi pa final yan. Mostly yan din yung magiging pwesto ng mga junction box. Diyan daw kasi kukuha ng supply ng mga kuryente. Papunta dito sa mga nakaabang na tubo na to. Tubo na magiging ilaw. Tapos yung sa baba, downlight naman siya. Na magpapailaw dun sa pinaka
baba yung garahe o yung terrace niya sa baba. So yan, isarado niya yung second floor, yung pag lalagyan ng slab. Ito lang talaga yung mananatiling bukas. Tapos may mga forma pa siya, ikakabit nila dito yan bukas. Ipapinalize nila yan. So ito, hindi pa nagko-cross, kulang pa ng bakal. Bukas itutuli nila yan. Dito naman, ito yung CR niya. Naka-drop siya ng konti, ng 2 inches yata ito. Naka-drop ng 2 inches. Para yung tubig sa CR, hindi pumunta sa hallway. Nag-abang na rin siya ng tubo, sanitary pipe para dun sa solid waste o dun sa toilet bowl. Ito naman yung wastewater nang gagaling sa laboratory. Then dito, mag-aabang din sila dito ng drain. Drain ng tubig. So pag nag-shower ka, mapupunta yung tubig dun sa wastewater na. So yan, nakaabang na yung sanitary line niya. Dito naman, nagsimula na rin silang maglatag ng bakal. So hindi pa siya tapos, bukas ko kompletuhin nila ito. Pati yung mga kulang na forma ng tie beam para bukas. Dito kulang pa rin ito. Ito sa labas, poformahan din nila ito. Dito rin, mag-aabang sila ng mga junction box o yung piping para sa electrical line niya. Sa baba kasi nito, ito yung magsisilbing kitchen area. Dito naman, ito yung magiging dining area sa baba. So that's it for today, guys. Marami pong naganap. Halos nakapaglatag na po sila ng mga bakal. Meron pa pong ibang mga natira. So hopefully, by Monday po, makapagbuhos na po sila ng slab. So, sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please subscribe and like and click the notification button to get you notified. So, hanggang dito na lang po. Stay safe and goodbye. See you again tomorrow. You'll be living your goodbye.